Mr. Speaker, I rise today on a matter of collective and personal privilege. Kaninang umaga, tayo ay na-interview ni Ms. Karen Davila sa ANC tungkol sa iba't ibang issue, kasama na rin dito ang issue tungkol sa ABS-CBN. Sa gitna ng ating interview, isa sa ginawa kong halimbawa ay ang naging issue noon kay Deputy Speaker Paulo Duterte kung saan nasira ang pangalan niya at ng kanyang pamilya dahil sa mga balita sa media na hindi na itama at hindi po totoo. Isa sa mga naitanong ay kung ito ba ang dahilan ni Deputy Speaker Paulo Duterte kaya final ang House Resolution 853 na naglalayong magkaroon ng inquiry para sagutin ang mga probable violations ng ABS-CBN. Sinagot ko po na siya hindi. Pero ako, yun ang dahilan. Pero marami at mahaba po ang usapan na yun at halimbawa natin, hindi lang yun ang naging kadahilanan. Naipaliwanag ko po na hindi lang po yun ang dahilan. Yun po ay naging halimbawa ko lang sa aking panayam. Lilinawin ko po, Mr. Speaker, hindi po ito personal na galit kaya sinumite ang House Resolution 853. Ang personal po sa akin ay ang maging tama ang pagbabalita ng media dahil very powerful po ang media. Ika nga nila, with great powers comes with great responsibility. Trabaho po ng media maglahad ng facts at kunin ang lahat ng panig. Hindi ako pro or against ABS-CBN. Pero ako po ay tumatayo ngayon para sa tamang pagbabalita. Pagkatapos po ng interview, ito po ang bumulaga sa social media. Ayan po ang news ng Inquirer. Kung titingnan nyo, dalawa po yan, Mr. Speaker, pinagtabi ko po at linagyan ko po ng isang larawan sa gitna. Kung makikita nyo, tama yung picture, pero iba ang gustong palabasin sa news. Ito po yung ating linalabanan, Mr. Speaker. Ito po yung ating sinasabi na pag tayo ay magbabalita, dapat po sana kunin nila ang side nung kanilang ikinukot. Sila po, baka nakinig lang sila sa ANC at gumawa na po sila ng balita. Pero bilang media, bilang journalist, trabaho po nila kunin ang panig. Okay, ang sinabi po dito, Solon admits personal reason in seeking probe in alleged ABS-CBN franchise violations. Hindi po nila ako tinanong kung ito ba ay personal sa akin o ano po ba to. Sila po ay naging parang isang chismoso lang po sa palengke na nakarinig ng chismis at hindi po binalidate. Bakit po naging personal sa akin to? Ang sinasabi ko po sa ANC, kaya po personal to, hindi po yung kay Paulo Duterte. Yung po ay halimbawa. Ang personal po sa akin ay yung masisira mo ang buhay ng isang tao na ire-report mo ang mali at hindi tama, pagkatapos hindi mo na babawiin yun. Yun po ang personal sa akin. Kaya ako nag-file ng House Resolution 853 dahil gusto ko pong matuldukan ang maling practice ng ilang kasamahan natin sa media na basta-basta magre-report ng hindi totoo, allegations, at hindi na po itatama. Marahil ito po siguro ang mabenta, mas maraming like, mas maraming views at shares. Pero Mr. Speaker, paano naman po yung mga pamilya? Paano naman po yung mga mahal sa buhay na mga nasira dahil po sa maling pagre-report? Hindi po ba sinasabi nila 11,000 employees ang sinasang-alang-alang ng ABS-CBN? Pero ang sa akin naman po dito, sinabi ko rin kay Ms. Karen Davila na paano po yung daan-daan libong taong apektado ng maling pagbabalita? Makapangyarihan ng media dahil kayo ang napapanood, nadidinig at nababasa ng tao. Pero kung mali ang balita, ilang buhay po ang masisira dito? Bakit po ako tumatayo dito ngayon? Upang itama ang kultura ng pagbabalita sa ating bansa. Mahirap ba na diretsuhin
at ang gagawing pagbabalita? Mahirap ba gawin straight to the point ang headline? Bakit po ba ang headline parating dapat nating isipin kung ano yung medyo may mali siya? Kung ano medyo yung mapapaliwan ng tao pag binasa? Bakit po ba dapat controversial ang headline? Bakit po ba hindi tayo magbalita ng maganda at tama? Sa bawat pagkakamali, sa bawat maling pagbabalita, buhay po ng tao ang nasisira. Hindi lang po ng isang tao, kung hindi ng mga mahal nila sa buhay, ng mga taong naniniwala sa kanila at ng mga kaibigan nila. Panahon na po upang itama natin ang pagbabalita. Hindi yung laging sasabihin, pinipersonal ang ABS-CBN, press freedom, kinikitil. Hindi nyo ba naiintindihan na sa maling pagbabalita, buhay ng tao ang tinatanggal nyo? At yun po dapat ay magbago, Mr. Speaker. Yun lang po ang aking dahilan kung bakit nandirito ako ngayon. Sa mga kasamahan ko sa media, hindi po lahat. Pero dun po sa mahilig mag-twist ng kanilang mga balita, maging isang leksyon po to. Sa bawat maling ibabalita nyo, isipin nyo po ang buhay na inyong sisirain. Tayo po lahat ay may obligasyon. Meron po tayo lahat pananagutan sa ating bansa. At sa inyo po, sa mga kasamaan ko sa media na nagbabalita ng mga malicious, sana po magkaroon po tayo ng konsensya. Maraming salamat po, Mr. Speaker, at maraming salamat po sa kasamaan ko dito sa Kongreso. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. We heal as one po. Magandang hapon po.